Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. You lying bitch! How dare you! Galit na singhalis sa akin ni Daniel sabay pagkaalis ni Sharon. Kinabahan at natakot ako sa anyo niya. Ngayon ko lang siya nakitang ganito katindi ang galit. Daniel, please, let me explain. Pagmamakaawa ko. At anong sasabihin mo sa akin? Are you going to stitch some lies again? Are you going to make a fool out of me again? What? Yamot na hinimas niya ang sariling batok. Oh wait, I think I know now. You are going to play meek and innocent on me, right? Iyon lang naman ang weapon mo laban sa akin, hindi ba? Mapait niyang sambit. Hindi ito ang gusto ko. I shook my head in despair. No, please. Samo ko. Just let me explain. I did not... Lindsay was right. Napakalaki kong tanga na nagpaloko at nagpauto ako sa mapagpanggap na babaeng katulad mo. A wolf in a sheep's clothing. Daniel turned his back on me before I could say a word. He went straight to the master bedroom. Naiwan akong humahagulgol. Napasalampak na lang ako sa sahig habang umiiyak. Naiintindihan kong magiging napakahirap para kay Daniel na patawarin at pagkatiwalaan ako muli. Pero hindi ako titigil hanggang sa mapatawad niya ako. Hindi siya natulog sa master bedroom, kundi sa katabing silid. Maaga naman akong bumangon para asikasuhin siya sa pagpasok sa trabaho, maski pa magdamag at halos wala akong tulog dahil sa kakaiyak. Kailangan kong gampanan ang pagiging isang mabuting asawa, maski pa alam kong galit pa rin sa akin si Daniel. Katatapos ko lang mag-ayos ng mesa nang maramdaman kong bumababa na si Daniel sa hagdanan. Naipaghanda ko na siya ng isusuot, pero napansin kong hindi ang inihanda ko ang suot niya. Nasa master bedroom ang mga gamit niya, kaya siguradong nakita niya naman na nakalatag na sa kama ang mga kailangan niya. Daniel, tawag ko sa kanya nang mapansing papaliko siya papunta sa main door. Lumingon naman siya na blanco ang ekspresyon. Kumain ka muna bago pumasok sa trabaho. Isang matalim na tingin ang ibinigay niya sa akin, saka muling tumalikod. Hindi ako nagpasindak at humabol pa sa kanya. Agad kong nahawakan ang isang braso niya. Napakagwapo pa rin niya, maski siya ay nasa galit na anyo. At napakabango. Sumisigid sa himay-may ko ang fresh na samyo ni Daniel. Parang hindi lang ang braso niya ang gusto kong hawakan. Pero bago pa mauwi sa kung saan ang utak ko, muli akong nag-focus sa dahilan kung bakit ko siya hinabol. Please, kumain ka naman muna. Sayang kasi yung pagkain na inihain ko. Hindi ko kayang ubusin yun ng mag-isa. At sinong gaganahang kumain? Kasamang isang sinungaling na tulad mo? Hindi ako nakakibo sa talim ng mga salita ni Daniel.
Napayuko na lang ako at hindi kinayang salubungin ang galit na titig niya. Daniel, I'm sorry. Hindi ko naman talaga sinadya ang nangyari ng gabing yun. I mean, half of it was planned. Pero hindi ko alam na ibang pilang na ipainom ko sa'yo. Kilala mo naman ako. Hindi ko basta-bastang gagawin ang isang bagay kung ang nakataya ay katawan ko. But you did it. You did, Diana. Akala ko nga, kilala na kita eh. We've been friends for so long. Iginagalang kita ng sobra. Dahil alam kong matinong babae ka. At ngayong magkasama na tayo sa iisang bahay, ngayon ko nakilala ang panibagong ikaw. Yung inaakala kong inosenteng babae. Magaling din pala sa kama. Paano kita pagkakatiwalaan kung dalawang pagkataong nakikita ko sa'yo? Daniel, ako pa rin ito. Ako pa rin yung kaibigan mo. At ngayon, ay asawa mo na. Sigurado ka? Nabigla ako nang bitiwan ni Daniel ang mga bitbit niya. Sigurado kang ikaw pa rin yan, Diana? Parang hindi na kita kilala. Parang hindi na ikaw ang dating Diana. Wala akong ibang nakikita sa'yo, kundi yung sinungaling at mapagpanggap na babaeng nakakasama ko lately. Humakbang siya palapit sa akin. Napaurong naman ako. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Pero nang makita ko ang magkahalong galit at pagnanasa sa mga mata niya, alam kong dapat nga talaga akong kabahan. Iba ang iniisip ni Daniel sa gusto kong ipaintindi sa kanya. Yung babaeng walang katapusan ng pangangailangan at init ng katawan. Sa kakaurong ko, hindi ko napansin na nakalapit na ako sa couch. Napaupo ako sa armrest nang mabundol doon ang mga hita ko. Nagulat ako nang biglang haklitin ni Daniel ang mga tali ng robe ko. I didn't wear brassiere when I sleep. At nakalimutan ko na rin magsuot kanina sa pagmamadaling maipaghanda siya ng almusal. Sa isang iglap ay nakahain na sa harapan niya ang katawan ko. I saw the flicker of raw desire in his eyes. He grabbed my left breast and fondled it not so gently. Hindi ko alam kung bakit, pero napaungol ako sa kanyang karahasan. Dapat ay nagre-reklamo ako, pero hindi iyon ang kumakawala sa bibig ko. Damang-dama ko ang pag-iinit ng katawan ko na nakikipagsabayan sa init ng kanyang kamay na nakadampi sa balat ko. Gusto kong mapahiyaw nang makitang napunit ang naguuyam ng ngiti sa kanyang mga labi. That only proved his wrong accusations. As much as I wanted to defend myself, hindi ko magawa dahil tinatraidor ako ng sarili kong katawan. His cruel fondling had aroused my pics. My skin was burning with passion and desire. Bend over. Mariing utos ni Daniel. Daniel! Bend over. Hindi mababaling na ulit niya. Hindi ko ito gusto. Hindi. Ito ang ginagawa natin tuwing umaga. Despite the fact that we just had a good the previous night. Please. Your body says it all. And you're saying, hindi ito ang gusto mo? Well, what should I expect from you? You are good at lying. Nakita ko ang pag-alis ni Daniel ng buckle ng kanyang belt. Hindi ko mailayo-layo ang mga mata kong sumusunod sa bawat paggalaw ng mga kamay niya. Ayoko man ay pilit na sumasagi sa isip ko na ako ang dapat na nagkakalas niyon.
ako dapat ang nagbubukas ng zipper niya. Hindi ko na namalayan nang haklitin niya ako at sa pilitang itnalikod sa kanya. Idiniretso niya ako sa backrest ng sofa. "This is what you want, my liar wife." Napakapit ako ng mariin sa backrest ng sofa nang maramdaman ko ang marahas na paghaklit ni Daniel sa panties ko. Dinig na dinig ko pa ang ingay na nabuo ng pagkapunit niyon. Walang babala at walang ingat na ipinasok niya ang dalawang mahahabang daliri sa pagkababae ko. Napaigtad ako sa pagkagulat at hapting dala ng kanyang karahasan. But his fingers didn't last long. He withdrew as his other hand harshly pulled my waist to make me bend over him. Isinubo niya ang daliri sa bibig ko and I tasted myself from it. Hindi pa ako nakababawi sa pagkagulat nang maramdaman ang malakas na palo ng isa niyang kamay sa pang-upo ko. The pain stung. Pero aaminin kong sa kabila niyon ay nakakaramdam ako ng pleasure. Lalo na nang mariin niyang pinisil ang isang pisngi ng pang-upo ko. At sa isang iglap, walang babalang umulos siya sa akin. Malakas, marahas, at mabilis. I bit my lower lip to keep myself from growling in pain. I could feel that he was having a hard time trusting and withdrawing since I was not wet enough yet. Hindi sapat ang arousal na nadaman ng katawan ko to prepare me for intrusion because the desire I felt was mixed with fearful apprehension. Gusto kong magalit sa ginagawa niya sa akin. Gusto kong maiyak sa pagtrato niyang ito sa akin. Pero hindi. Hindi ko gagawin. Hindi awa ang kailangan ko, kundi pagpapatawad niya. Daniel released himself when he was done. Walang salitang tumalikod siya at dumiretso sa comfort room na nasa kitchen. Mabilis ko namang itinaas ang panties ko at inabot ang robe na nakakalat sa sahig. Yakap ko iyon na umakyat sa itaas at dumiretso sa silid namin. Doon ko ibinuhos ang lahat ng luha at awa sa sarili. Para akong maruming babae na pinagparausan lang ng init ng katawan at pagkatapos ay basta nalang iniwan na parang maduming basahan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ganito ang magiging pagtrato ni Daniel sa akin. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako makakatagal. Pero hanggang kaya ko, magtitiis ako. Malay ko, baka isang araw ay magising na lang ako na napatawad na niya ako, na makabalik na kami sa dati. We'd had a good start. Kailangan kong maibalik iyon. Gagawin ko ang lahat para maibalik iyon. Daniela didn't come back home the next day. I could not get in touch with him on the phone. Lumipas pa ang mga araw at wala pa rin akong balita sa kanya. Hindi ko matawagan ang in-laws ko dahil hindi ko alam kung may alam ba sila sa nangyayari. Ayoko namang pangunahan si Daniel. Kakakasal lang namin at ayokong magdala ng iskandalo sa pamilya niya. I could not focus on my job because he was all over my head. Iniisip ko kung ano ang ginagawa niya, kung nakakakain ba siya ng maayos, kung saan ba siya umuwi nitong mga nakaraang araw at kung ano ba ang nangyayari sa kanya. God damn,
I was going crazy just thinking about him. Diana? Isang katok sa mesa ko ang pumutol sa pag-iisip ko. Agad akong tumayo nang makita ko si Miss Lalaine. Yes, Miss Lalaine? Ngumiti agad ang Lady Boss. Well, I came here to tell you na may dalawang big project kayo ni Art na ipapahandal ko sa inyo. Alam kong mas magiging maganda ang proposal kapag nag-team up kayo. Okay, Miss Lalaine, but how about our own teams? Saan na po mapupunta yung ibang members? Well, dahil malaking event at bongga ang clients na ito, kaya kakailanganin talaga ng maraming manpower. So don't worry, you don't have to lose members for a new team. Magmemerge lang ang teams nyo. So, okay ka ba sa ganun, Diana? Kay Art kasi, wala raw problema. Of course po. Wala naman talagang problema. Matagal nang tumigil sa pagpapalipadhangin si Art sa akin. Magmula pa noong mag-asawa na ako. But he remained a good colleague. I hope it's fine by your husband. I hope hindi niya personalin. Ikaw na sana ang bahala sa kanya. Bakit naman nasabi iyon ni Miss Lalaine? Kung sa bagay, wala siyang alam sa sitwasyon naming mag-asawa ngayon. Don't worry about it, Miss Lalaine. Sabi ko na lang. Maski paano ay nalibang ako sa pagtatrabaho dahil na rin sa kakulitan ni Art. Maayos siyang katrabaho. Bukod sa walang dull moment, mabilis din siyang kumilos. Mabilis niyang naaasikaso ang mga kailangan ng buong team. Okay ako kapag nasa trabaho. But once na makauwi ng bahay, ay naaalala ko kung gaano kamiserable ang buhay ko. Wala naman akong mapagkwentuhan ng pinagdadaanan ko. Galit pa rin sa akin si Sharon at hindi niya ako kinikibo maski magkasabay kami sa elevator. Hindi ko rin naman magawang maunang magsalita. Baka kasi kapag nagsalita ako, mas lumala pa ang sitwasyon. Alam ko namang masama pa rin ang loob niya sa akin. Kaso, minsan ay naiisip ko na wala ba akong karapatang sumama ang loob sa ginawa niya. Lumipas sa ilang mga araw ay weekends na. Sa wakas ay umuwi na si Daniel sa bahay. Malalim na ang gabi nang marinig kong nagpark ang sasakyan niya sa garahe. Nagmamadali akong bumaba para salubungin siya. Pansin kong nakainom siya, kaya alam kong mangangailangan ako ng mahaba-habang pasensya. Gutom ka siguro? I will prepare your dinner. Sabi ko at balak na sanang dumiretso sa kusina nang magsalita siya. You don't have to. Nawalan na ako ng gana pagkakita ko pa lang sa'yo. Walang pakundangan niyang sabi at tinalikuran na ako. He missed his steps as he climbed the stairs kaya nagmamadali akong lumapit para alalayan siya. Pero marahas na tinabig niya ang braso ko. Halos mawalan ako ng panimbang sa lakas ng puwersa ng matitigas niyang braso. Huwag mo akong hawakan, you bitch! At nagpatuloy siya sa pag-akyat sa hagdanan. I could not help but cry as I watched him. If calling me bitch would lessen his anger towards me, then let it be. I deserve this. After all, I deserve all of this. Agad na pinahid ko ang mga luha. Talagang kaya nakakatakot na maging sobrang saya
kasi siguradong walang kapantaya na lungkot o sakit ang kasunod niyon. Maganda na ang simula namin ni Daniel at hindi ko dapat hayaang tuluyang masira iyon ng galit niya. Gagawin ko ang lahat para mabawi siya. Nagpalipas ako ng oras bago umakyat sa itaas para i-check si Daniel. He was lying in bed with his clothes and his shoes on. Kinubaran ko siya ng sapatos at medyas para maging komportable siya. At nang angpang itaas na niya ang balak kong hubarin, bigla naman siyang nagising. "What do you think are you doing?" Galit niyang singhal sa akin. "Gusto ko lang maging komportable ka sa pagtulog." "Komportable? Komportable?" Isang nayayamot na ngisi ang ibinigay ni Daniel sa akin. "At paano mo yun gagawin? Are you going to offer your body again?" He gritted his teeth in anger. Alam ko kung saan nang gagaling ang labis na pagkamuhi na iyon. Alam ko at naiintindihan ko naman na hindi madali para sa kanya ang patawarin ako ng ganoon na lang. Niloko ko siya. Dinaya ko siya para maobliga siyang pakasalan ako. "Daniel, please." Bibitawan ko na sana ang polo shirt niyang balak kong hubarin kanina nang bigla niyang hablutin ang galang-galangan ko. Isang mabilis niyang kilos at nasa ibabaw ko na siya. Ako na ang nakahiga sa kama sa ilalim niya. "Are you going to use this body again para makuha mo ang gusto mo? Ha? Ha?" Natakot ako sa nakikita kong galit sa madilim niyang mukha. Hindi ako makahanap ng salita para itanggi ang mga bintang niya sa akin. Totoo naman na parang ginamit ko na rin ang katawan ko para makuha siya. But not the way that I had planned it. Well, pinagplanuhan ko pa rin siya at yun ang malaking pagkakamali ko. Ginawa ko pa rin maski alam ko namang hindi tama. "Daniel," pinipigilan ko ang paghikpi. Pinipilit kong maging matatag sa harapan niya. Pero lumabas ang boses ko na parabang nakikiusap at nagmamakaawa. At iyon lang naman ang kaya kong gawin. Ang makiusap at magmakaawa na patawarin na niya. Daniel's point of view. I kissed Diana in a savage manner, and she immediately responded to my kisses with the same ardor, only confirming my suspicion that she only wanted to get laid. Her kisses were hot and wild, at lalaki lang ako na madaling matukso. Galit ako sa kanya sa ginawa niyang panluloko sa akin. Dapat na nagagalit pa rin ako sa kanya at hindi ko siya dapat na pinaliligaya sa kama. But I know how much she needed me from the way she kissed me and the way her warm, soft hands stroke my body. Hindi ko yata kayang ipagkait iyon sa kanya. At paano naman ako? May pangangailangan din ako. Sa nagtatalong isip at damdamin, marahas na hinatak ko ang nightgown niya at pinutol iyon, exposing her sexy body. "Daniel," mahinang bulong ni Diana. Wala na ang takot na nakita ko kanina habang sinisigawan ko siya. She was pleading, wanting, needing.
they were mirrored in her beautiful eyes. Fuck it! Ang kanyang tusong kagandahan at peking kainosentihan ay may epekto pa rin sa akin. I kiss her neck. She gasped and it only ignited my lust even more. Pero nang maalala ko na dapat na nagagalit ako sa kanya, nakagat ko ang leeg niya at hindi namamalayang halos sinasakal ko na pala siya. Hindi siya kumilos o nanulak man lang. Hinayaan niya ako sa lahat ng karahasang ginagawa ko sa katawan niya. And it just fueled my anger. Dahil ibig sabihin ay handa siyang maparusahan. Damn it! Nagtalo ang utak at katawan ko. Pero mas malaki ang pangangailangan ko. Marahas kong inangkin ang kanyang mga labi habang namamagana ang mga labi niya. Sinusubukan ko ang lahat na hikayatin siyang pigilan ako. Paulit-ulit na sinasabi ko sa sarili na tigilan ko na dahil iyon ang tamang parusa para sa kanya. But, holy shit, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Habang hinahalik-halikan ko siya, ay mas lalong nagiging marahas ang pagkilos ng mga labi ko sa kanya. Pero patuloy siya sa mainit na pagtugon sa bawat karasang ginagawa ko sa kanya. Narinig ko siyang umuungol ng gutom na para bang matagal na niyang pinagnanasaan ito. Napabuntong hininga siya at bahagyang umuungol. Do you really want this? Sa galit, na bumulong siya. Parang hindi pa rin matanggap ng isip at damdamin ko na ganito si Diana, na ito na talaga ang totoong Diana. Isang mainit at mapaghanap na babae. Ibinaba ko ang mukha ko sa malambot at makinis niyang balikat at sinimula nga kagatin siya. Hindi ko na malayan na kinakagat ko na pala siya hanggang sa marinig ko ang mga hingal niya sa sarap at sakit. Pero ipinagpatuloy ko lang ang ginagawa na parabang isang malaking kasalanan kung titigilan ko iyon. I want you, Daniel. I really do. That sensual whisper fueled both my anger and desire. God, how could I despise my wife and desire her at the same time?